Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, handa natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong Israel at ang kanyang propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa at katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila sa Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin, lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw." Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa rin tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng 1 kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias, makaikatlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dabana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob,
Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon din nagbaba ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog. Ang kahoy at ang mga bato sa lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliran ay abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, hindi ako lalahok. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, wag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan na hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyong napakinggan ay may binabanggit si Jesus tungkol sa kautusan, batas at ang kahalagahan ng pagtupad dito. Ano ba ang batas na kanyang binabanggit? Ito ang batas ni Moises. At ano ang batas ni Moises? Ito yung kanyang tinanggap sa bundok ng Sinai. Dalawang tipak ng bato ang tinanggap niya kay Yahweh. Naglalaman ng 10 utos. At kung inyong maaalala yung sinasabing kaban ng tipan, yun ang laman ng kaban ng tipan. Yung dalawang tipak ng bato na naglalaman ng 10 utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises. Yun yung tinutukoy na kautosan
ni Jesus. Pag sinabing Israelita, ang kanyang pagkakakilanlan sumusunod sa batas ni Moises. That is his identity. Ako'y Israelita sapagkat ako'y sumusunod sa batas ni Moises. Yun yung simpleng pagkaintindi kung gaano kahalaga ang batas sa buhay ng isang Israelita. It becomes their identity. But in the Gospel, Jesus is speaking of fulfillment of the law. The law is not just an identification of an Israelite, but a sign of fulfillment. Anong ibig sabihin? Itinaas ni Jesus ang antas ng pagsunod sa batas. It becomes now a sign of salvation. Kung gusto mong maligtas, you have to obey the law. As simple as that. Kung nagpapahalaga ka sa langit at gusto mong makapunta riyan, simple ang tagubilin ni Jesus. Sumunod ka sa batas. Galang mo ng iyong mga magulang. Huwag kang makikiapid. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, etc., etc. That is the fulfillment of the law. Hindi pwedeng pumunta sa langit nang hindi sumusunod sa batas. Kaya magandang kumustahin ang ating mga sarili. Ikaw ba'y isang law-abiding citizen? Sumusunod ka ba sa batas? Kung hirap ka sa pagsunod sa batas ng tao, malamang-lamang hirap ka din sa pagsunod sa batas ng Diyos. Sapagkat ang batas ng tao, ang pinaghuhugutan ay ang batas ng Diyos. Kaya nga kung gusto mong ma-practice ang iyong pagsunod sa utos ng Diyos, practicein mo muna ang iyong sarili sa pagsunod sa utos ng tao. Ang kalayaan ay nagmumula sa pagsunod. Kapag ka ang tao ay matigas ang ulo, matigas ang dibdib, hindi yan susunod. Sapagkat mayroon siyang sariling batas na hindi naman hinihingi. Pero kung ang tao ay may malayang pagsunod, makakaramdam siya ng alwan sa pagsunod sa mga batas na ito. Walang ibang daan palangit. Walang ibang daan ng kabanalan, walang ibang daan ng kaligtasan, kundi ang pagtupad sa utos ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, kailanman ay hindi mawawalan ng bisa ang mga batas na ito. Anuman ang ating isipin o gawing justification just not to obey the law, it is not a reason not to obey the law. May halaga ang batas hanggang huli. Gaya ng sabi ko kanina, kung mahalaga sa iyo ang iyong kaligtasan, if you want to reach heaven and be with God, then fulfill the demands of the law. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap, kagandahang loob ang tao ay nilikham at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangat mong siya iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kad sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa Ama sa panalangin tinuro ng Kanyang Anak. Hiling namin kami ang Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na huwag laging sumainyo at sumainyo. Igayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan upang makisalo sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Pendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi. Nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas.
Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakahingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga imahen, larawan, rosaryo at mga kagabitan sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat ang tumulog at magdasal sa pamagitan ng mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.